Oh, hindi. Kasi nag-iisa ako eh. Hindi ko kayang paliguan, hindi ko kayang... Mm. Sabi ko, binalik ko dun sa nursery kasi mamamatay sa akin. Sabi ko, sasoli ko yung anak ko kasi mamamatay. Hindi ko kasi batang-bata pa lang. Ano, nailuwal nyo na siya? Mixed feelings? Ay, nung nakalabas na. Ako. Hindi ko masyadong maalala. Pero nung nahawakan ko na siya, tapos naalagaan ko, natutuwa na ako. Masaya-masaya na ako. Ikaw naman, siyempre, alagang-alaga pag panganay. Totoo yun. Ay, kumaro yung naramdaman mo. Ako kakaiba kasi eh, istorya ko yan. Yung nailuwa na, hindi yung nilulo. Kasi alam niyo yung nililabel mo yung lalabas pa ako. Hindi mo talaga maintindihan ang feeling mo doon eh. Parang gusto mo rin yung asawa mo ito, mayroon tayo naman. Sana sila makakandun din mo. Parang ayaw mo yun, parang kasi feeling mo mamamatay. Pero dahil nung tapos na, nailuwa mo na, nakaraos ka na, ewan ko ba bakit. Oo, pero umiyak ka. Oo, kasi 9 months na yun eh. Parang nasisip, buhay ba? Parang gano'n, ilalo pag malaki, tapos nagpupitan ka pa, no? Parang basta na, hindi. Ako naman, nung unang anak ko, syempre, sayang. Pero nandun yung point na hindi ko kayang alagaan. Oh, hindi, kasi nag-iisa ako eh. Hindi ko kayang paliguan, hindi ko kayang... Sabi ko, binalik ko dun sa nursery kasi mamamatay sa akin. Sabi ko, sasoli ko yung anak ko kasi mamamatay. Hindi ko kasi batang-bata pa lang ako nung nagkahanap ako. Nag-iisa ako, 21 siguro yun. 21. Pero wala akong kasamang mga matatanda, nag-iisa lang ako. So, pagka umiyak yung anak ko, umiiyak din ako talaga, guys. Umiiyak ako. Oo, umiiyak ako. Tapos talaga binalik ko siya sa nursery sa mga doktor kasi sabi ko, kesa mamatay yung aking anak, sasoli ko sa inyo. Tawa-tawa yung doktor. Nung umuwi ka lang, ano, sa galing hospital, nasa bahay ka na. Ayun nga, sa bahay nga. Ay, nasa bahay ka, binalik mo ka. Binalik ko. Nasa bahay ka na. Inuwi ko yung aking anak, nasa bahay na iyak ng iyak, hindi ko ano gagawin ko. Ibinalik ko, pinamagana sa iyo, mamamatay. Mamamatay sa akin. Ibinalik nyo na. Binalik ko siya sa iyo. Nauwi na kayo ng bahay. Oo, binalik ko talaga. Sabi ko, Doc, isasolid ko po itong anak ko. Hindi ko po kayang alagaan. Yun ang experience ko. Dito muna sa nursery. Isang buwan, pinalaki muna nila ng ano talagang doon. Kasi, sige, tawa sila na, wala ka bang kasamang matanda? Wala po, nag-isa po ako. Umiiyak din ako. Iyak ako ng iyak kasi nga, yung anak ko mamamatay. Hindi ko alam paduduhin, hindi ko alam kung ano. Lalo yung paglinis. Oo, paglinis. Dahil may mga kaibigan akong ganyan. Posisi. Na-depress ang kanilang anak at ayun. Dahil sa pag-depression sa kanila. Lalo na sa pag-aaral at pagiging successful in everything. Ako kasi ano, hindi ako maano sa ano yung mga achievements na gano'n. Kasi importante, ma-enjoy lang yung pag-aaral niya. Kasi basta lagi mo na lang siyang i-remind or advice-an siya na yan, kailangan niya mag-aaral kasi para sa kanya yun. Diba? Yung future niya nakatalalay sa kanya. Ngayon, kung hindi siya mag-aaral ng mabuti, yung baka yung buhay mo ngayon, baka hindi mo yan magawa. Saka hindi mo yung maibigay yan, yung mga nabibigay namin sa hindi mo maibigay sa anak mo. Gusto mo ba yung gano'n? Kasi kaysa naman yung istintuhan mo yung anak nyo, mahirap po yun. Mahirap. Lahat bawal. Kasi may pagka-istrikto po ako, pero hindi po pagdating sa ano. Pag-aaral kasi karamihan ng mga bata ngayon, lalo na mga kabataan na ano, yung sa pag-aaral, yung panahon natin ngayon, panay, ano ba yun, yung online. Okay. Nahihirapan po talaga sila. Kaya kailangan, i-guide mo lang sila, tapos, ano lang yung talagang kaya nila. Oo, support lang. Kung ano lang yung kaya nila. Mahirap kasi yun na madi-depress yung bata. Yeah. Kasi may standard ka na napakataas. Tapos hindi marireach ng bata. Perfectionist. Magiging perfectionist na magulong, mahirap po yun. Kaya sa mga magulang po dyan, mga kapanood nito, makahirap po yun. Dahil
mababawi mo ba kung na-depress yung anak mo tapos nagpakamatay, naglaslas, o nag-o-talaki pa, ano, tatanan, o lumayas, mga ganyan. Kami nga eh, yung grade na inaasahan namin na hindi rin na ma-achieve. Naika, sabi diba, wow! Ang galing-galing! Oo, oh, sabi natin nga. Oh, dapat appreciation. Diba? Tara, wow! Kailan tayo. Oh, bakit? Na small things lang yan. Oh, dapat na appreciate alam mo. Ba yung, alam mo ba yung pasang, tinatawag na pasang ako ah? Meron akong kukwento dyan, yung anak kong bundo. Sa computer, ang taas-taas ng grades niya. Wow, anak! Ang galing-galing! Sabi niya, tuwang-tuwa siya. Guys, sabi niya, sige mama, gagalingan ko pa sa computer. Sabi ko, hindi sa masabi ko, computer. Pero ganun, ganun talaga. Kailangan mong sakyan yung anak mo. Huwag masasabihin, o ang wala kang alam, ang dumbbell mo, wag ganun guys. Kasi tatanim sa isipan nila yon. Katulad noon, ang naging ano ka, perfectionist kasi ako sa mga anak ko, regarding sa mga pag-study nila, kailangan top 1 sila. Kailangan ganito, may standard talaga ako. Pero nung na-realize ko na nasasaktan ko na yung mga anak ko, inano ko na yon. Mula nung naging Kristiyano ako, sabi ko wala na akong pakialam sa award. Yon, naging Kristiyano kasi puro award ang inano ko, kailangan ganito, kung mas magaling sila, magaling, mas magaling ka, ganon. Pero mali po yun guys. Oo, mali yun, kaya huwag niyo pong tusularan. Kaya nung naging Kristiyano po ako, natuto po ako na hindi pala importante kung ano yung achievement. Ang importante po, yung nailapit natin, yung ating mga anak sa Diyos. Diba? So, kawawa naman po yung mga bata, nape-pressure sila. Kung alam mo so, naman na yun lang nang kaya ng anak natin, eh, appreciate natin. Tama. Kahit 75 ang grades niya, wow, ang tali-talino mo anak, gano'n. Huwag mo sasabihin na wala kang alam, ganito ka, ganyan-ganyan. Ikukumpara ka sa anak, may isang matalino. So, napakasakit po sa mga bata po yun. Huwag natin, walang comparison po. Ano pa? Dahil ano, kailangan mong tignan, hindi sa academics lang kasi yung talino ng bata. Tama. Manina siya sa isang bagay, pero mayroong, mayroong part na matalino siya, magaling siya. Magaling siya. Siguro, bigyan mo kami din dito. Sige. Yung last na question natin, ano yung may papayo nyo sa mga magulang na hanggang ngayon nag-i-struggle sa pagpapalaki sa kanyang mga anak at sa asawa? Sa anak. Kagaya mo kasi, panganay ako, syempre may magulang pa ako. Nag-i-struggle pa rin doon sa mga kapatid ko, mga anak ni mother. Sabi ko, mother, tapusin natin ng anak mga yan. May dad na sila, may kanya-kanya na sila. Kaya sabi ko, mother, yung sarili mo. Mag-focus kayo. Tapos na sila. Live. Oo. Kaya yun, nakilig din si mother. Kaya, ayan, 76 years old. Kaya, balusok, masaya, sumasayaw, ano pa rin siya. Minsan, pag tinatanong ko, bahala na siya. Nasabi ko na yung kailangan kong sabihin. Tinatulong ko na yung kailangan kong itulong. Tapos na, oh, tumibay si mother, dati yan, iyak-iyak. Pero minsan sa akin, ano yung kapatid mo, kailangan yan ng ganito? Okay, sige. Pero hindi sa lahat ng panahon, ikaw ang kailangan na saluhin sila ng sarili. Paano may papayo mo sa kanya, sis? Kagaya ng isang ano. Huwag susuko. Alam mo sis yung ang gilang na kwento. Binadala niya yung anak niya sa mataas na mataas. Tapos binibitawan. Para matutong lumipad. Yan po. Yan po ang aking magbibigay na advice sa mga magulang gaya ng naibigay ko sa akin. Mother, na sinabi ko sa kanya, lagi kasi mga problema sabihin, mga anak, hindi mo mali, sisa kong inaanak. Hindi po, pagmamahal po yan, sabi ko. Tignan nyo muna yung sarili nyo. May mga edad na rin mga yun, may kanya-kanyang pamilya. Advice nyo lang sila, pero yung ibibigay nyo na yung sagot sa kanila, kailangan or tulong, enough, tama. Kaya yung SPB niya, balik mo sa rep. Sis, ikaw, ano may papayo sa mga magulang hanggang ngayon nag-i-struggle sila? Sa kanilang mga anak, sa kanilang mga asawa. Ano yun nga, hindi silang sumuko kasi yung pagiging nila naman ay walang katapusan. Hanggat kaya mo, sige. Pero yun nga, sabi nga ni Archie, kailangan din
isipin din natin yung sarili natin. Right. Ah, kaya ganyan ginagawa natin ngayon. Sarili. Relax, laging hot, laging pagod. Hindi pa, baby. So, yan yung may papayo namin, mga magulang dyan na nag-istruggle hanggang ngayon. Hindi na po natin maibabalik yung mga nakaraan. So, kailangan po natin natanggapin at i-let go. Huwag natin abusuhin ang ating sarili, saka iisip kung anong mangyayari. So, kailangan na papayo, katulad ni sister. Sabi niya na hindi natin kasi kontrolado lahat, di ba? So, huwag na natin isipin ang isipin. Ano pa yung sinabi mo, sis, na payo mo? Na tapos na. Tapos na yung rule mo. So, hindi naman habang panahon eh, ikaw magiging... Sarili naman. Sarili. Lumaki na yung mga bata. So, hayaan na natin sila. Kasi culture nga, sabi nga nila, ng Pilipino, ganun. Strong. Oo, andyan po tayo. Pero hindi na po parang pagtutulong ang tawag pa sa mm-hmm. Hindi na yung pag-ibig. Sabi ko nga, mother to. Parang, naintindihan din niya. Parang sila, ang tawag sa ganun. Ang salang ay. Tutulong, sinasanay mo na sila, umaasa na lang. Sa akin, sa akin naman mga anak ko, for example, may mga anak ako, nangyari yun, so, hayaan ko sila mag-decision ng sarili nila. At pagka sila bumagsak, hahayaan ko rin na matuto sila sa kanilang pagkabagsak. Na hindi mo siya tutulungan. Na, tutulungan mo siya, nandoon siya. Nandoon. Pero, huwag mo siyang gawing baby. Na huwag mong maging konsentidor. Huwag mong akuin lahat. Hayaan mo sila, sila mismo ang tumayo sa sarili na mabubuhay yan. Kasi iba kasi kumapit na sa magulang hanggang sa lumaki, di ba? So, ang magiging ano lang ng mga magulang, eh, tayo na lang mag-provide hanggang sa lumaki sila, hanggang nagka-apo, hanggang nagka-anak. So, continuous yun. So, hayaan natin. Total na palaki na natin sila. Pag-pray na lang natin. Yung pagmamahal natin, hayaan natin, turuan natin sila na mabuhay ng sarili nila. Mag-sumikap. Next question, meron pa. Kala ko last Siguro part 2 ito hanggang part 2 ito sa dami. At sana po, meron kayong natutunan sa aming kwentuhan sa araw nito. Kwentuhang pang nanay at pang asawa, may asawa. So, salamat guys! Thank you! Thank you! God bless! Bye-bye, muang-muang! Muang!